Putikat ba ang problema sa paaralang ito sa Zamboanga City? Mabilis daw kasing tumaas ang tubig sa katabi nitong ilog. Kaya sa pag-arangkada ng Brigada Eskwela ngayong araw, kabilang sa mga inalis na mga volunteer ang mga naipong tubig at putik sa paligid. May itinatayo na ring bagong gusali sa mas mataas na lugar para iwas baha. Congestion naman ng mga classroom ang problema sa paaralang ito sa Ormoc, Leyte. 50 estudyante ang magsisiksikan sa isang classroom sa pasukan. Pinag-aaralan na ang pagtatayo ng karagdagang silid-aralan doon. Sa President Corazon Aquino High School sa Baseco Compound sa Maynila, nalinis na ng mga guro at estudyante ang mga silid-aralan. Pero maayos man ang loob ng paaralan, problema pa rin nila ang nilumot ng maitim na tubig sa harap ng eskwelahan dahil ilang buwan na raw barado ang kanal doon. Masangsang na amoy naman ang sasalubong sa main entrance ng high school dahil sa katas at tambak ng basura. Ang community talaga, masasabi ko na wala silang sense of ownership sa school. Kasi ayun, marumi po yung ano, yung harapan, yung surroundings outside the school premises. Kailangan siguro we have to educate our kumbaga friends in the community para at least alam nila kung anong dapat pag-dispose ng mga basura. Ayon sa Manila City Hall, pinuntahan na ng City Engineer's Office ang problema sa kanal. Pinahakot na rin daw ang basura na lagi naman nilang ginagawa. Ang mga taga-Lapu-Lapu Elementary School sa Tondo, puro sige doon ring mapaganda ang paaralan na inuupahan pala ng syudad ng 200,000 piso kada buwan. Higit 50 taon na nangungupahan sa gusaling ito ang Lapu-Lapu Elementary School, kaya naman umaasa silang makakahanap sila ng lupa kung saan itatayo ang sarili nilang paaralan. Kanina, tinungo ng DepEd at principal ng paaralan ang isang loteng pwedeng paglipatan ng eskwelahan para kausapin ang may-ari nito. Nakiisa rin ang environmental group na Eco-Waste Coalition sa Brigada Eskwela. Patuloy ang panawagan nilang maging masinop ang mga magulang at guro para makaiwas sa mapanganib na kemikal ang mga bata. Nakahanda na ang command center ng Department of Education sa pagtugon sa mga tanong at reklamo ukol sa nalalapit na pasukan. Pati ang Philippine National Police, inilatag na rin ang kanilang public safety plan para sa pasukan sa susunod na linggo. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, magpapakalat sila ng 2 pulis sa kada paaralan sa bansa. Hiwalay pa raw yan sa mga ipapakalat na police assistance desk sa kada cluster ng paaralan. Mas paigtingin din daw ang offline sita at mga checkpoint. Local PNP units were instructed to coordinate closely with school administrators and officials of the Department of Education and Commission of Higher Education to implement safety and security measures in campuses. Ian Cruz, GMA News.